Dale. After 9 hours. After 9 hours of fishing, nakahuli lang po kami ng malaking grouper. Pang-acquire yun siya. Bye! Malaki siya. Happy fishing day. At ngayon, shore casting tayo dito tayo sa tabing dagat. At ang gamit natin ay medium setup pa rin tayo. Tapos yung ating main line ay 15 pounds. Leader line natin 20 pounds. Tapos yung lure natin ay nasa 8 grams natin. 8 grams 'yan. Upgraded na yung kanyang tribal hook, stainless na siya carbon. So sana makarami. Lipat tayo ng fishing spot kasi wala tayong mauli dito sa spot na to. Siguro dahil bugbog na rin ang lambat, yung mga nangingisda. So lilipat tayo ng spot doon sa ating vanishing island. Hopefully makahuli tayo kahit yung talakitok lang na tagda 3 kilo. Okay, samahan nyo kami doon sa vanishing island natin. At sana makahuli tayo doon ng mga good size na isda. Okay?
Dito na tayo sa Vanishing Island. At high tide ngayon. Hindi natin siya medyo makita. Pero nandito lang siya. Matalaba siya. Hindi siya buhangin. Mabato siya, bato. Lahat puro bato. Matalaba. So pupunta kayo dito dapat. Pero ngayon sa pinsaba, chinelas or yung aqua shoes na makapal. Para di masugat yung paa nyo. So try po natin dito mag shore casting. Sana may mga talakitok kasi na nahuhuli dito. So sana makauli tayo ng talakitok. Kahit yung tigil 3 kilo. Ang bawi man lang ng diesel. Sige! Turuan namin kayo pa na mag-cast yung walang nahuhuli. So ito yung fishing rod natin, fishing reel natin, yung fishing line natin, tapos ayun yung fishing lure natin. Yan, fishing lure. So sa fishing reel natin, makikita nyo meron kayo ito, para siya nakausli. Ang tawag ito, bail arm. So buksan lang po natin yan. Hawakan mo natin yung fishing line natin ng sandalire. Yan, yan. Hawakan natin yung fishing line natin first. Then buksan natin yung bail arm. Tapos ihagis na natin siya kung saan natin gusto ihagis. Titingin lang po tayo sa likod kasi baka meron tayong tamaan. Ingat lang po tayo kasi marami pong taga yung ating or fishing hook, yung ating fishing lure. Tingin tayo sa likod. Hagis natin nang malayo. Boom. Tapos wait po tayo. Pagka hagis natin, close po natin yung bail arm. Yan, close natin. Diba, naka-open siya. Close natin siya. Break lang. Tapos wait tayo naman 3 to 5 seconds. 3 to 5 seconds. Then retrieve natin siya. So pwede yung fast retrieve or pwede yung slow retrieve. Pero yung iba ang sinasuggest, fast retrieve tapos pause. Fast retrieve tapos pause ka muna. Katulad nito, retrieve natin siya. Mabilis. Tapos pause natin. Hinto. Tapos retrieve again. Tapos hinto, retrieve, hinto, retrieve, hinto. Yan, port ulit lang tayo hanggang magsawa tayo. Kasi natin ulit, wala tayong nahuli, wala tayong nauto. Pero binagsak ko lang lahat. Release daw, release. Isang grouper. Tuna. Good. Ito yung hipon po natin. Kahit ito yung water continue gamitin natin. Para paraan tayo ngayon, ibigay natin maliliit. Talaga yung pamain. Tapos mong mag-iwa, itaga natin dalawa. Ito yung papabigat. Para ilag yung pain. Yan, ngayon yung paglagay ng pain. Isa naman karan itog yung isda. Tapos yun, laglag na natin siya. Thank you.
waiting lang tayo. For yun siya. Bye. Malaki siya. Walang kilo. Kaya. Lilipat kami ng spot. Bukol na naman. Wala na naman kami nahuli dito. Pero si Nuno, yung ating kapitan na bangka, meron siya nahuli maliliit. Pero release natin yun. So yung good size sa atin, yung kapal niya, mga 3 fingers, kapal ng isda. So pwede natin siya i-keep. Pero kung maliliit siya, yung isda, release natin yung papakawalan natin para lumaki pa sila. So ngayon, maglilinis muna tayo ng bangka natin kasi puro na siya lumot yung mga katig natin. Tapos ilipat tayo ng fishing spot. So hopefully meron tayong mahuli doon. So this is fishing. Hindi naman tayo nangingisda sa palaisdaan. Paghagis natin na fishing gear natin, meron kagad tayong mahuhuli. No. So sa fishing, minsan meron, minsan wala. So dapat alam din natin kung saan tayo magpi-fishing. Yung fishing spot, very important aspect ng fishing. Kasi kahit anong ganda ng fishing gear natin, kahit anong ganda ng fishing lure natin, kung wala rin ng isda doon sa kakawilan natin, uhulihan natin ng isda, wala rin. So maghanap tayo ng fishing spot again. So bottom line, kita-kits tayo. Kain na sa ating stingbull. Tanggal natin ang dito na tayo sa bago nating fishing spot. Pag wala pa rin, uwian na. Tuloy tapo na kami sa sarap. Tayo muna tayo sa prudence. Kumakagat. Ano na ito? Ha? Ano? Kumakagat.
Nahili ko kami gabi dito eh. Dito. Ganto? Sobrang mahal yan. Ikatong din yan kasi sila. Shipwreck. Pwede pa yun, no? Isda kapag full moon. Wala pa po kami nahuhuli kahit isa. Meron na kami nahuhuli pero maliliit yung release natin siya. Meron po dito, try po natin makahuli dito ng isda. Gamit yung ating modern fishing gear tsaka yung ating artificial na lure. Keppel. Keppel Subic Shipyard. Thank you.
sa'yo. Dali! Dali! Go! Laki! Sa wakas! Nagbunga din! Ano ang masabi? Ano ang masabi? Fishing patience is a virtue. Jaran! Honeycomb grouper, malaki siya, good size. So, ayan. Kanina po natin siya i-keep. Jaran! After 9 hours. After 9 hours of fishing, nakahuli na po kami ng malaking grouper. Jaran! I'm proud, we are proud. Huli pa tayo! Tanggal na. So, wala na. Bawi na kami. Simula kami ng mga alas 7. Alas 3 pa lang. Alas 3 na kayo yung time check ng hapon. Isang honeycomb grouper pa lang na uli namin. Good size. Sumabit pa. Bawi na kami. So, pera pa talaga in our own experience. Pera pa po talaga bang uli ng isa kapag full moon. I do not know the explanation, pero research nyo na lang. So, uwi na kami ngayon. Babawi na lang tayo next time, ha? So, ganun na advice namin sa inyo. Huwag tayo mag-fishing kapag full moon. Pera pa talaga manguli ng isda. Pati yung mga local fishermen natin, nahira pa talaga manguli ng isda kapag full moon. Mabit pa. Bawi na kami. Bye! Thank you! Wait ka lang, wait ka lang. Ang gulo ng camera. Uwian na videographer slash drone pilot slash video editor. Marami siyang slash na trabaho. Say hello. Hello po.